again, we'll come back to my channel. Ito naman si Simpleng Panadero, nagbabalik. Good morning mga kapuling. Magandang tanghali, magandang gabi. Ang ating video gagawin ngayon ay magagawa tayo ng tips, advanced tips. Sa mga gustong nag-iisip mag-business ng bikere, kung gaano nga ba kalaki ang kinikita natin sa mga tinapay natin na ginagawa natin araw-araw. Kaya para magkaroon kayo ng idea mga kaputing, gagawa tayo ngayon, papakita ko sa inyo kung gaano nga ba kalaki ang kinikita natin sa bawat harina, sa isang kilong harina na ginagawa sa mga bikere araw-araw. Please, kung gusto nyo magtayo ng bikere, kakaroon kayo ng idea. Ito mga kaputing, bago ko ipakita yung mga ingredients na gamitin natin ngayon. Ay kung bago ka lang sa channel ko, subscribe mo na ako and click the notification bell para updated ka pa sa mga video kong gagawin. Alam kong marami kayong matutunan dito pagdating sa mga timpla sa tinapay, mga basic na paggawa. Ayan mga kapuding, bago tayo mag-umpisa, shout out pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa akin, sa lahat ng nanonood ng video ko. Shout out sa inyo mga kapuding. Itong video natin ngayon ay gagawa tayo ng 4 na kilo lang ng harina. Saka tingnan natin kung ilang piraso yung magawa natin, kung ilang klaseng tinapay yung magawa natin ito. So, mayiging title nitong video ko ay, mayiging title natin ito ay Assorted Bread, More Style of Bread. Kasi iba-ibang style yung ganyan natin, kaya kailangan na Assorted Bread, More Style of Bread with Kusteng. Ayan, mga kapuding. Sana natin, pakita ko sa inyo ang ating mga gamiting sangkap. Pero ang ipapakita ko lang mga sangkap dito mga kapuding is yung gagamitin lang natin sa paggawa ng ating dough. Yung mga palaman natin, ilalagay ko na lang sa screen ko para kahit paano masundan nyo. Kasi marami kasi, kaya hindi ko naman isa-isa. Soon siguro magagawa ako ng isa-isa, bawat templador. Kasi yung ginagawa natin mga tinapay dito mga kapuding is quality talaga. Ayaw natin magawa dito ng bagsak yung quality. Kasi kung gawa tayo ng bagsak yung quality, hindi rin mabibinta. Useless. Malaki nga yung tubo mo, hindi naman mabibinta yung tinapay mo. Useless lang. Baling hindi ganong kalaki yung tubo mo, at least araw-araw mabibinta, araw-araw bago yung tinapay mo. Yung kasi ang hinahanap ng ating mga customer. Okay, mga kapuling, baka humaba masyado yung video natin. Ito na yung mga ingredients natin na gagamitin. Pakita ko sa inyo. Meron tayong bread flour, 3 kilo. At gagamit din ako dito ng all-purpose para maging quality talaga yung labas ng ating tinapay. Ito, gamit ako ng 1 kilong all-purpose. At saka ito, bread flour, 3. Ito yung first class, 3 kilo, saka 1 kilong all-purpose. Ang gawin natin, pagkahaluin ko lang yan, yan. Saka yung asukal natin, 750 grams. Gagamit din tayo dito ng yeast, dry yeast, 50 grams. Asin, 60 grams. Gagamit din tayo ng milk powder, 20 grams. Siyempre, gamit tayo ng vanilla. Mag-a-add din tayo na ng food color na igyelo. Tsaka tubig, 4 na cup. Ayan na mga puding. Oh. So, mamasahin ko lang to. Pag namasa to, balikan ko kayo. Ayan na siya mga kapuding. Putulin lang natin siya ng separate size kasi iba-iba yung presyo ng tinapay natin. Check muna natin yung table natin kung malinis na. Okay, malinis.
Ayun, putulin na natin to na separate size. Bali, hinati ko lang to, 2 kilo lang to. Mamaya uli yung 2 kilo. Ngayon, sa utso, puputol tayo ng 70 grams. Meron kasi tayong utso, may 10 price. So, mga 30 pieces. Yan ang eat natin. 30 pieces siya. At gawin na natin 40 pieces. Okay yan. Ngayon, puputulin tayo ng 50 grams. Ito, 50 grams. Putul tayo ng 24 pieces. Total 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ayan, 24 siya. Ngayon, lalagyan muna natin ito ng palaman. May palitan ko kayo pagtapos maglagay ng palaman, mga kapuding. Ito na, mga kapuding. Ito yung cheese natin. 150 grams. Tapos asukal, 50 grams. Ngayon, ang gagawin natin ay pagsaburugin lang natin siya. Para po sa ating cheese donut. Ayan na siya. Ito na ating palaman ng Spanish. Gumamit tayo ng 100 grams na third class, 100 grams na asukal, 100 grams na margarin. Siya. Ngayon, ang unahin natin gawin ay ating cheese. Yan mga puding, balikan ko lang ito. Yan na mga puding, ang una nating batch. Yung 2 kilo natin, nagagawa tayo ng 32, ito, 32 pieces. Ngayon, ipinta natin to siya ng utso, yung isa. Kasi meron pa to siya toppings. Ito. Tapos nagagawa tayo ng Spanish, to 24 pieces. Size lang to siya kasi pagkaloto, binta na. Wala na kasing additional, kaya size lang to. Mamaya, sa bandang dulo ng video natin, kuposting natin to kung magkano yung puhunan na nagamit, sa kung magkano yung tutubuin natin sa 4 na kilo. At itatimes na rin natin kung magkano yung kikitain natin sa isang buwan. Kasi yung kadalasan kasi yung mga biker pag nag-inventory sila, buwan yon mga puding. Hirap na mag-inventory ng ano, linggo-linggo kailangan sa isang buwan. Kaya
Kung nagbabala kayo ng tayo ng bakery, meron na kayong idea kung magkano yung kikita nyo sa 4 na kilo. Basta sundan nyo lang itong mga ginagawa ko. Okay, mga puding. Kapalsayin natin to siya ng 30 minutes para makuha natin yung tamang laki. Habang pinapalsa natin, gagawin naman natin yung kalahati. Pag namasa na yun, balikan ko, babalik ako ulit. Yan na mga puding, ating pangalawang masa. Ngayon ang gagawin natin, puputulin din natin ito siya ng separate size. Ayan. Ngayon puputol tayo dito ng 80 grams kasi meron tayo pag gawin dito ng 10 yung isa. Ito. 80 grams siya. Gawa tayo ito ng mga 15 pieces. Mga 15 pieces lang siya mga kodin. Kasi 10 siya, parang mabigat eh. Kaya hindi lang natin siya masyadong dadamihan. 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yan, ngayon puputol din tayo ng 6 na 5 grams. Para rin to sa ating pandikoko. Puputol tayo ng mga 20 pieces lang. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. One, two, three, four, five, six, seven, eight, 19. Yeah. Puputol din tayo sa ating 80 grams. Ilan lang abutin ito. Parang ilang style magawa natin ang tinapay natin. Siya. Ngayon mga kapuding, nakagmasa na tayo ng ating palaman na ube. Gumamit lang ako dito ng sweet potato. Nagyan ko ng kunting harina. Yan, ganito lang muna. Design natin ito lang muna. Pinse. Kalot mo muna siya. Para dito. Ayan, balot lang natin. Ayan. Tapos na, balikan natin tuloy na. Ngayon, meron pang natira. Bulutin natin ulit ng parehas lang style. Thank you.
ubusin natin kasi mahal yung ating kamote. Ayan. Ayan, ako din. Ngayon, ito naman. Ito naman para sa pandikoko. Titimplo muna tayo ng palaman ng pandikoko. Balikan lang po. Ito naman mga puding, ito na yung ating pandikoko. Hindi ko na pinakita yung pagtimpla kasi soon kasi magagawa ko ng ano nito, video. Kung paano gawin yung pandikoko na the best. May secret kasi dito sa paggawa ng palaman. Kaya ito na, balutin na natin siya. Huwag natin lakihan masyado, eh, mahal yung nyug ngayon. Ganyan lang. Thank you.
Ano na, nagagawa tayo mga puri ito na, 15 piraso. Hindi na napisa din lang yan kasi binita natin siya na. Then, pero maglalagay pa tayo dito may additional na toppings. Pero ito, lalagyan natin ito sa basket na ito. Gawa lang natin ang ibang design. Ito lang magawa ng ibang design. Okay? Yan. And then, dagdag lang tayo ng mag-design. Yan na mga puding. After 30 minutes, alasan na. Yan, nakagawa tayo ng pandikoko. 24 pieces. Nag-size to. Ngayon, sasalang na natin to. Nakagawa din tayo ng Spanish. 24 pieces. Nag-size din to. Ngayon, sabay-sabay na natin itong luto eh. Ito din yung ating ano, ruby basket. Nakagawa din tayo ng 15 pieces. Yan. Sasalang na natin yung mga puding. Yan. Ito yung pagtitin natin. Ayan, 15 yung basket, tapos kasama to. Ito yung ibang mga design. Tagtitin ito. Bali nakagawa tayo ng 20, 27, 20, 22, 25, 30. Nakagawa tayo ng 30 pieces na tagsasampo. Ayan o, ito yung mga design niya. Sasalang na natin ito. Isa na ito. Yan mga puding. Ang cheese natin, ang cheese donut na luto na, pakita ko natin. Ngayon, isalang na natin ito siya ng 25 minutes to 30. Nagpainit na tayo ng oven ng 25 degrees. Natin tapos pag naluto na to babalikan ko na lang kayo ito kasi pag naluto to mga ito lalagyan pa natin ito ulit ng design sa ibabaw para maging attractive siya pag naluto na lahat balikan ko kayo tapos ipaprocess na natin para lagyan na natin ng mga additional no, lalagay natin tapos saka na natin kukusting kung magkano nagasto natin okay mga kapuling. Ito na yung cheese natin. Nagawa tayo ng 30 pieces. Tutok na siya. Ayan. Lalagyan lang natin ito ng powder sugar. 30 pieces. Ito yung pinalaman kasi natin yung cheese kanina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127,
32 piraso at 8 isa nito. Yan ang mga kapuding, pag naluto na lahat, babalik na lang ako pag naluto na lahat. Yan na mga kapuding, naluto na ang ating pandikoko, pati itong Spanish. Ngayon, didisplina natin ito. So, gawa tayo ng 24 pieces. Yan mga kapuding, oh, yung quality ng tinapay pag gumagamit ka ng all-purpose flour. Ginahaluan mo yung bread flour mo ng all-purpose flour. Ayan o, yung quality ng tinapay. Napakaganda ng quality o. Ayan. Hindi lang tayo dito gumawa ng marami kasi ano eh. Para pang design-design lang. Picture pala tayo muna. Ating Spanish, ang quality natin Spanish, so kaya pag gumawa kayo, gumamit kayo ng full purpose flour. Yan, 24 pieces dito. Ito yung nagawa ng ating 4 na kilo na arena. Pag-size lang to mga kapuding, nakagawa tayo ng 48 pieces. Ngayon ito lalagyan natin ng sign. Balikan ko na lang kayo mga kapuding. Yan ang mga kapuding, ating mga basket-basket. Ano siya? Ngayon lalagyan natin sa atin siya ng natin itong condense brush. Ngayon lalagyan natin siya. Siya lang condense para maging attractive. Yeah.
siya ng condensed. Attractive. Ating heart, yan. Kita niya yung quality ng tinapay mga pudding. Ang ginamit dito natin is yung palaman natin sa pandikoo. Yan. Yan. Lalagyan pa natin siya ng condense. Ayan na siya. Diba? Unti lang naman na condensed mga gamit natin dito mga pudding. Nag-aabot ito ng tatlong kutsara eh. Napakaganda naman yung design ng tinapay mo dito. Ayan. Ayan na siya mga pudding oh. Ang ganda oh. Papagandahin pa natin yan lalo. Papagandahin pa natin lalo yan. Meron din tayo ito 100 grams na cheese. Ngayon lalagyan natin siya ng cheese. Ano siya mga puding? Ayun, dibis ko na natin siya. Nagbibigay na ako siya kaso hinihili na ako kapag naarawan na yun. Hindi na kapag hindi. Meron ba ito pagindas eh? Talagang kulong ano? Buko. Kaya kapag umuwi. Yan na siya mga kapuding. Tapos na. Mga kapuding, lalagay ko dun sa dulo yung sa uling video na to, ilalagay ko yung posting natin.
Okay, balik ko mamaya mga kapuling.